Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Naway handa na ang ating mga puso para sa pagkikinig ng salita ng Diyos. At sana'y makita natin ang mga leksyon para sa ating mga sarili. Makita natin ang katotohanan at sumampalataya tayo at sumunod at isabuhay ang ating matututunan. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 10 verse 46 to 52. Mark chapter 10 verse 46 or verses 46 to 52. Ganito ang sinasabi. At dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Pagkahagi sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabuni, ibig sabihin, Panginoon, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat. Idinadalangin namin ang biyayang natanggap namin ngayong gabi. Naway buksan niyo ang aming mga mata. Buksan ninyo ang aming pagkaunawa sa iyo pong salita upang malaman namin ang katotohanan at ang katotohanan siya magpapalaya sa amin. Imulat niyo ang aming pong kabulagan sa espiritual at ipakita ninyo ang iyong katakilaan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi natin alam kung ano ang nakikita ng isang bulag. Natural. Alam nating pawang kadiliman ang nasa kanyang harapan. Pero maraming perpektong paningin sa pisikal sa ating panahon. Subalit sila'y bulag pagdating sa espiritual. Tinatanggihan nila na makita ang pag-ibig ng Diyos. At dito tinatalakay ang pisikal na pagkabulag. Subalit, napakalaking leksyon ang pagkabulag na ito sa pisikal para sa pagkabulag sa espiritual. Na nais ng bulag na si Bartimeo na siya'y talagang makakita nang dumating ang isang dakilang pagkakataon sa kanyang buhay. Na hindi sinabi rito kung gaano na siya katagal sa kanyang pagkabulag. Ang makikita lamang natin dito na ang kanyang hiling na siya ay makakitang muli. Ngunit alam natin, hindi siya nakakakita. Hanggat hindi niya ninais na makatanggap ng paningin, wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Sariling lakas, sariling paraan. Wala siyang magagawang makakita. Ito'y mangyayari lamang sa pakikipagtagpo niya sa dakilang magagamot na walang iba kundi si Jesus. At ito'y malaking spiritual na aral para sa ating lahat na angkop sa lahat ng mga taong mayroong pisikal na pagkakakita ngunit bulag sa spiritual. Na sa pagtalakay natin sa mga detalye sa tekstong ito, nais kong isaalang-alang natin ang tanong,
paano nakakita ang bulag na si Bartimeo? At yan din po ang ating pong paksa ngayong gabi. Paano nakakakita ang isang bulag na ito na si Bartimeo? Tingnan natin ito sa limang bahagi, mga kapatid, upang makita natin ang kasagutan ng ating katanungan. Una, tignan natin ang kanyang kalagayan. Yung kanyang kondisyon sa buhay. Ang sabi sa verse 46, at dumating sila sa Jericho habang nililisan niya ang Jericho kasamang kanyang mga alagad at nang napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo, na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Una, pansinin natin na dito po ipinapakita na sila Jesus at ang kanyang mga alagad kasamang napakaraming tao, dumating po sila sa lugar ng Jericho. Yung pong Jericho na tinutukoy dito o Jericho, ito po'y tumutukoy sa lumang Jericho na isinumpa dahil po sa kasalanan. Ito po ay winasak ng Panginoon. Ngunit may nagtayo nito at natanggap niya ang kaparusahan. Pero sa panahong ito, pinatayo muli ni Haring Herodes ang ikalawang Jericho, hindi yung luma, sapagkat nananatili pa rin ang sumpa na sino mang magtayo noon ay tiyak mapapahama. At dito sila pumasok sa lumang Jericho, yung unang Jericho, at papalabas upang pumasok sa bagong Jericho, napansin nila na mayroong isang bulag na tao na ang pangalan ay Bartimeo, na isang naglilimos at nakaupo sa tabi ng daan. Dito inihayag ng aklat po ng Marcos ang kanyang kalagayan. Unang-una na discover rito at ipinahayag ni Marcos na si Bartimeo ay isang taong bulag. Isa siyang bulag. Ang isang taong bulag, nasa gitna siya at nasa loob siya ng kadiliman. Never kailanman nakakita siya ng kagandahan ng nilikha ng Diyos. Wala siyang nakita rito. Nabubuhay siya sa ganap na kadiliman, kawalan ng pag-asa, kawalan ng kinabukasang nakikita. Buhay niya'y alipin ng kanyang kalagayan. Bulag siya sa realidad. Walang magawa ang sino man para siya imulat sa kanyang sarili at wala rin siya magagawa sa kanyang sarili. Yan po ang isang larawan ng isang taong nasa kasalanan, bulag siya sa spiritual na bagay, siya'y alipin ng kadiliman, siya'y nasa loob ng kadiliman at wala siya magagawa at sino mang tao wala magagawa para siya makalaya sa kanyang pagkabulag sa spiritual. Ikalawa, isa siyang nagpapalimos. Pagkabulag ay hadlang sa kanyang pang-araw-araw na aktibidad. Di siya makapagtrabaho para kumita para sa kanyang pamilya, maging sa kanyang sarili. Nakadepende lamang siya sa awa at kabaitan ng mga taong dumadaan upang siya ibigyan ng limos. Desperado ang buhay ni Bartimeo at yan din ang kalagayan ng bawat taong bulag sa espiritual o walang kaligtasan, mga taong unbeliever, mga taong hiwalay kay Kristo. Desperado, wala silang magawa. Ang nakahadlang sa kanila ay ang kanilang pagkabulag sa espiritual. Kaya nga, ito po si Bartimeo, ikatlo, isa siyang larawan ng mga ligaw na tao sa mundo. Sila'y nasa kadiliman ng kasalanan. Hindi nakita ang kagandahan ng Panginoon. Ayaw nilang tignan ang kagandahan ng Panginoon. Di makita kanilang daan. Tisod sila sa daan. Lagi silang bumabagsak. Bakit po? Sapagkat sila po'y binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Kung ating babasahin 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ganito ang pagkakasabi. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, ng mga unbelievers, upang wag nilang makita, ayaw nilang makita, ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sila'y mga pulubing walang magawa. Naglilimos sila para sila'y mabuhay.
silang lahat nangangailangan ng kaligtasan. Gayun ako noong araw, isang taong bulag sa espiritual, mulat ang mga mata sa lahat ng kagandahan ng mundong ito at kasalanan ng mundong ito. Naranasan ko lahat ng kasamaan. Dapat pasok sa kulungan. Yan po ang kalagayan ng isang nakakakita sa paningin physical, ngunit bulag sa paningin spiritual. Ikalawa, pansinin natin ang kanyang panawagan. Verse 47 to 48, ganitong panawagan ni Bartimeo. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga-Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David." Ang sabi niya, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Pansinin ninyo, kilala na niya si Jesus. Narinig niya na si Jesus. Ngunit isa siyang bulag. Wala siyang magawa, kundi ang tumawag at magmakaawa. Ngunit ang sabi sa 48, ganito ang sabi, at sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Ganon din, kapag ka ang tao ay nakarinig sa pangalan ni Jesus, nais niyang lumapit kay Jesus, tumatawag at nananawagan kay Jesus, ang mga tao sa kanyang paligid, siya po ay sinasaway din. Tumahimik ka, nasisiraan ka ng ulo, lilipat ka ng relihiyon. Kung anong relihiyong iyong kinagisnan, yan dapat ka dyan mabuhay. Ganon din po ang kalagayan ni Bartimeo na marami po ang sumasaway sa kanya na tumahimik siya. Na, tignan niyo masyadong ang mangyayari dito. Hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Ngunit, nararamdaman niya ang kakaibang pangyayari sapagkat ang mga tao ay nagkagulo. Sila'y nagtatakbuhan marahil, narinig niya ang mga yapak, at tila talagang mayroon silang pinagkakaguluhan. Naisip niya na ito ay isang bagay na hindi karaniwan. Isipin yung damdamin nito ni Bartimeo nung malaman niya, nung marinig niya sa mga tao na si Jesus ang dumarating. Ano ang kanyang pakiramdam? Sapagkat kilala niya si Jesus, narinig na niya ang tungkol sa mga ginagawang himala ni Jesus na mga nagbubuhay ng patay, nagpapababango ng mga lumpo, nagpapalakad ng mga lumpo, naglilinis ng mga ketongin, bumubuhay ng patay. Gaano pa kaya ang kanyang paningin? Gayon narinig niya marami ng himalang nabuksan ng mata ng Panginoon. Anong pakiramdam ni Bartimeo? Alam niyang matutulungan siya na Jesus ngayon. Kaya nagsimula siyang tumawag. Nagmamakaawa siya. Tumatawag siya. Now, pansinin niyo, lahat ng tao may ingay. Marinig kaya ang tinig ni Bartimeo? Palagay ko, nilakasan niya ng higit pa sa ingay ng mga tao ang kanyang sigaw. Pero pilit siyang pinatatahimik. Bakit po? Eh, narinig ng mga tao ang sigaw niya na higit sa kanilang ingay. Kaya pinatahimik siya. Pero determinado siya sa kanyang paniniwala. Determinado siya na ito na ang kanyang pagkakataon. Ayaw niyang pakawalan ang kanyang minsan ng pagkakataon. Ito na ang kanyang sandali. Ito na ang kanyang pag-asa. Kayo mga kapatid, kung kayo'y nakatagpo ng isang ganitong pagkakataon, bibitiwan niyo ba? Pababayaan niyo ba? Palalakpasin niyo ba? Tandaan ninyo. Narinig marahil ito ni Bartimeo ang sabi sa Isaiah 55 verse 6. Basahin natin Isaiah 55 verse 6. Ganito ang sabi, "Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit." Kaya ito ang ginawa ni Bartimeo nung marinig niya. Tumawag siya sa Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag siya sa Panginoon habang siya'y malapit. Hindi niya pakakawalan o pinakakawalan ang pagkakataong ito. Ilang tao na ang binitiwan o iniwan ang pagkakataong makilalansala nila si Jesus. Ngunit sila'y
naniniwala, tumitigil sa saway ng mga tao. Tumigil ka dyan. Kalokohan niyang born again na yan. Kalokohan niyang ginagawa mo. Mayroon tayong sariling relihiyon. Pero si Bartimeo, determinado siya na makatagpo niya si Jesus sa kanyang madilim na paningin, sa kanyang pagkabulag, ihangad niya talagang makilala si Jesus. Kaya kayo, dapat huwag niyong pakawalan ang pagkakataong ito. Ikatlo, mga kapatid, nakita natin kung ano ang kanyang kalagayan, nakita natin ang kanyang panawagan. Ngayon naman, ikatlo, tignan ang kanyang kaaliwan. Verse 49, tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Alam niyo po, may inutusan ng Panginoon na tumawag sa mga bulag tulad nito. At yan ang mga ngaral ngayon. Ito yung mga taong kilala si Jesus, laging kasama si Jesus. At alam nila na si Jesus ay nagpapagaling, nagpapatawad at nagliligtas. Kaya naman sila po'y may galak na bahaginan, puntahan ng mga taong pinapatawag ng Panginoon at ini-encourage na sinasabing, matuwa kayo sa mabuting balitang ito. Tumayo kayo sa inyong pagkakalugmok. Tinatawag ka na ng Panginoon. Napakabiyaya po sa mga taong nagangag at gumagawa sa kalooban ng Diyos na tawagin ang mga makasalanang tulad ni Bartimeo, tulad natin. So ganun po ang nangyari. Sa pagpupusigi ng Bartimeo, matagumpay, nagtagumpay siya sapagkat narinig siya ng Panginoon. Narinig ng Panginoon ang kanyang panawagan. Anong kagalakan ng kanyang nadarama nung tumigil, tumahimik ang lahat ng tao nung magsalita ng ang Panginoon at sinabi sa kanya mga alagad, tawagin ninyo siya. Ang lahat ng paningin ng mga tao napunta kay Bartimeo. Alam niyo ba, kapag kayo po ay nag-share sa isang tao upang sila ay lumapit kay Kristo, lahat po ng atensyon ng tao nakatingin diyan. Lahat, mga kapatid. Anong kagalakan ang nadama dito ni Bartimeo? Ganoon si Jesus eh. Si Jesus po ay nakikinig sa tinig na tumatawag sa kanya kahit sabay-sabay pang tumatawag ang lahat ng tao sa buong daigdig. Alam niya ang tinig ng tawag ng may pananampalataya. Ito si Bartimeo. Punong-puno siya ng pananampalataya. Alam mo, kung hindi mo pa natagpuan ng Panginoon, hindi ka pa nakatagpo kay Jesus, tumawag ka sa kanya, dinig ni Jesus ang tinig mo kung mayroong pananampalataya. Hindi siya kailanman abala sa kanyang gawain. Hindi niya marinig ang tawag mo. May dakilang halaga sa mga tumatawag sa kanya. Magagawa niyang katagpuin ang iyong pangangailangan, anuman ang problema mo, lalo't higit pagdating sa karamdamang pagkabulag sa espiritual, pwede kang maligtas kay Kristo. Baka iniisip mo siguro, mahirap siguro. Mukhang di ako pakikinggan ng Panginoon sa dami kong kasalanan, sa dami kong mga nagawa na hindi ko makaligtaan. Pinagsisisihan ko lahat, nalungkot ako. Dahil maring hindi na ako mapapatawad ng Diyos sa kasalanan mo. Mga kapatid, ito lang masasabi ko sa iyo. Gaano mang kaitim, gaano mang kapula ang nagawa mong kasalanan, higit ang pagpapatawad na gagawin ni Kristo sapagkat buhay niya ang inalay para mapatawad ang kasalanan mo. Magagawa niyang pagalingin ka sa kalungkutan mo. Magagawa niyang pagalingin ka sa kola ng pag-asa mo. Patatawarin ka niya anumang kasalanan mo. Tumawag ka lamang sa kanya. At yan ang kaaliwan na matatanggap mo kapag ka ikaw ay tumawag sa kanya. So nakita natin ang kalagayan ni Bartimeo, ang panawagan ni Bartimeo, ngayon ang kaaliwan ni Bartimeo. Pang-apat, tignan natin ang kanyang kagalingan. Verse 51 to 52,
ganito pagkakasabi. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Paano kaya kung si Jesus magtanong sa iyo, ano ang ibig mong gagawin ko? Ano hilingin mo sa Panginoon? Kotse? Bahay? Lupa? Sayang ang pagtawag mo kung kay Jesus kung ang gusto mo lamang ay sumagana at yumaman. Pinakamalaking problema po ng tao ay hindi pagkapobre, ang kawalang kayamanan at walang pera no, sa mundong ito. Pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan, sapagkat ang kasalanan magdadala sa iyo sa impyerno. Kaya nga, kung tatanungin ka ng Panginoon, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Natural, dapat nating ang isagot natin yung pinakamalaking problema natin. At itong pinakamalaking problema ni Bartimeo, anong sabi niya? Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, ibig kong muling makakita. Ibig kong muling makakita. Ano pong sagot ng Panginoon? Verse 52, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Now, tignan natin maigi. Dumating si Jesus upang tanggapin ni Bartimeo ang kanyang paningin. Tanda natin, si Bartimeo may pananampalataya. Hindi pa man siya sumisigaw sa kanyang bibig, pero ang kanyang puso ay may panawagan na kay Jesus. Hindi po nagkataon na si Jesus pupunta sa lugar na isinumpa na Jericho at lumabas doon para pumasok sa bagong Jericho sapagkat alam ng Panginoon na doon matatagpuan ang taong may pananampalataya sa kanya. Kaya hindi katakataka na narinig ng Panginoon ang tinig ng taong may pananampalataya. Kaya dumating si Jesus upang tanggapin ang matagal nang ninanais hangarin ni Bartimeo. Ninanais niyang gumaling. No? Gumaling. Higit sa ano paman. Yun ang kanyang kaalaman, ang kanyang pagkabulag. Siya'y dumating kay Jesus na may pananampalataya. At ang kanyang pananampalataya ay nagdulot sa kanya ng kagalingan. Katunayan, anong sabi sa verse 52? Ang sabi ng Panginoon, humayo ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Now, yung pong pagpapagaling dito sa kasaysayan po ng Ebanghelyo, yan po'y may kaugnayan sa atin kapag tayo po'y nakatagpo kay Jesus. Hindi po kagalingan ng physical tulad kay Bartimeo ang pinagagaling sa atin, kundi ang kagalingan, ang karamdaman natin sa spiritual na tayo patungo sa impyerno. Kaya kung tutusin, literal na pagkakahulugan ng salitang ito, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalatay. Ang totoo niyan, humayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Hindi yung pananampalataya ang nagligtas sa kanya, kundi yung sinampalataya na sino? Si Jesus. Kaya ang ibig sabihin niyan, humayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya sa akin, kay Jesus. Sa ang Panginoon dumating para pagalingin siya sa physical. At dumating din siya para ang nais niya ipagalingin sa physical. Subalit, higit pa ang natanggap niya sapagkat nakatanggap siya ng spiritual na kagalingan. At yan ay kaligtasan. Kaya ang paglapit natin kay Jesus, mga kapatid, higit pa sa ating inaasahan. Tulad kay Bartimeo, ang nais niya lamang ngayong makakita siya, pero ang nais ng Panginoon ay maligtas siya. Kaya yung kanyang karamdaman, naging kasangkapan na lamang
upang ito ang magtulak sa kanya, kay Jesus, upang matanggap niya ang totoo niyang kailangan, ang kanyang espiritual na kalagayan na siya'y patungo sa impyerno. Gayun din ako eh, mga kapatid. Nagkaroon ako ng sakit sa ulo, sa utak. Kung tawagin niyan, microaneurysm. Na napakaraming mga ugat na nagkabulbul sa utak ko, isang pumutok dito kung tawagin niyan, subarachnoid hemorrhage. At dahil sa subarachnoid hemorrhage sa Saudi, 5 hospital ako dinala. Hindi nila ako mapagaling, ineksyonan nila ako ng papatulog. Hindi ako nila mapapatulog dahil po sa tindi ng sakit. Ngunit sa biyahe ng Panginoon, itinrabil ako 500 kilometers mula doon sa Riyadh patungo sa Daman upang dalhin ako sa isang hospital. At doon sa hospital, nadiskubre na mayroong pumutok na tiny, maliit na ugat. Kaya doon nalaman, pinagsabihan ako, bawal sa akin tumawa dahil puputok ang ugat, bawal sa akin ang magalit, puputok ng ugat, bawal sa akin ang malungkot, umiyak, puputok ng ugat. Anong gagawin ko? Ang aking pag-asa ay nasa biyaya lamang ng Panginoon. That was 1984. Hanggang ngayon, 2022. Ilang taon na po. Ngunit binuhay ako ng Panginoon. Yun ang dahilan ng karamdaman upang ako ay katagpuin ng Diyos at ibigay ang higit pa sa aking kailangan. At yun ang dahilan kung bakit nangangaral ako upang ipahayag ko sa lahat na kung kayo'y nawawala ng pag-asa, may pag-asa kay Jesus at ang pag-asa kay Jesus higit pa sa inyong pangangailangan. Ang ating spiritual na kalagayan ang pinakamahalaga. At ang pananampalatayang ito, isang susi na siyang lunas sa atin. Alam niyo si Bartimeo, kung hindi siya naniniwala kay Jesus na siyang tanging pag-asa niya, hindi siya magpupursige na lumapit at sumigaw kay Jesus. Pero dahil mayroon siyang pananampalataya, ito nag-udyok sa kanya kahit pinatigil siya ng maraming tao, nagpursigi pa rin siya, determinado siyang tumawag. Sapagkat ayaw niyang pakawalan ang minsan ng pagkakatao. At dahil doon, ang banal na espiritu ang siyang kumapit, tumawag kay Bartimeo upang magdetermina siyang lumapit kay Jesus, tumawag kay Jesus sapagkat mayroong katugunan palagi kay Kristo. Siya ang nagbigay ng kaligtasan sa atin, ang banal na espiritu. Siya ang nagbago sa ating puso. Siya nagbigay ng determinasyon upang sumampalataya kay Jesus. Dapat tayo magkaroon ng gayong pananampalataya. At ang gayong pananampalataya ay dumarating lamang sa pamamagitan ng ating pakikinig ng aral tungkol kay Jesus. At dahil diyan, dumarating yung pananampalataya sa atin, kaya tayo nakakasampalataya din naman sa biyay ng Diyos na diyan lamang tayo maliligtas. Si Jesus ang tanging paraan. Walang ibang makapagbibigay ng iyong kagalingan espiritual at pisikal. Sapagkat sinasabi sa John 14 verse 6, si Jesus ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makaparuroon sa Ama maliban kay Jesucristo lamang. So nakita natin si Bartimeo, ito po'y larawan natin sa bawat tao na bulag sa espiritual. Nakita natin ang kanyang kalagayan, nakita natin ang kanyang panawagan, nakita natin ang kanyang kaaliwan, nakita natin ang kanyang kagalingan. At panghuli, tignan natin ang kanyang pangako. Pangako, sa English niya is commitment. Tignan niyo kung paano mangako si Bartimeo nung siya po'y naligtas na. Verse 52,
At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya o iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Agad nagbalik ang kanyang paningin. Gumaling siya. At hindi lang yon, naligtas siya. Anong katunayan na siya'y naligtas? At siya'y sumunod sa kanya sa daan. Nangako siya. Nag-commit siya ng kanyang buhay. Natural. Kung sino nagligtas sa atin, kung sino ang nagbigay sa atin ng totoong pag-asa at buhay na wala hanggan, ay napakasaya pong mangako ng ating buhay sa kanya para maglingkod, sumunod sa kanya. At ito rin po nangyari sa atin. For 33, 34 years na simula nung ako'y iligtas ng Panginoon, eto, naglilingkod po ako. Lahat ng hirap, lahat ng panganib ay halos natagpuan ko na sa buhay, makiat sa bundok, sa mga NPA, nakit sa stage, natatagain ako. Pero lahat yan ay biyahe ng Panginoon. Siya ang nagliligtas. Kaya naman, kung ikaw nakaranas kay Kristo, mag-commit ka. Huwag mong sayangin ang buhay mo para dalhin mo sa sanlibutan, sa iba't ibang kasalanan, kundi maklingkod, sumunod kay Kristo. Tingnan nyo, si Bartimeo, nung siya po ay pinagaling ng Panginoon, hindi na siya bulag. Di ba't napakasarap na mag-commit ng buhay dahil hindi na siya bulag eh. Isa na siyang bagong nilalang, si Bartimeo. At ang puso niya ay bago na rin. Meron na siyang hangaring sumunod kay Jesus sapagkat iniibig niya si Jesus. Sapagkat ginawa ni Jesus sa kanya ang hindi magagawa ng sino mang tao, ng sino mang anumang relihiyon, anumang mabubuting gawa. Tanging si Jesus lang po ang nakagawa na siya po ay gumaling sa kanyang paningin at siya'y maligtas. Jack, iniibig ni Bartimeo ang kanyang dakilang magagamot. Natural. Kaya naman siya ay nakatalagang sumunod at maglingkod sa Panginoon. Sapagkat sa kanya pong pagsunod, marami siyang matututunan at paglilingkod, marami siyang mauunawaan, at dahil diyan sa kanyang pagsunod at paglilingkod, malaking pagbabago ang mangyayari sa kanyang buhay sa bawat araw. Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay isang ganap na makapagbabago ng ating buhay mula sa pagkamakasalanan tungo sa buhay na ligtas, mamumuhay tayo sa espiritual kaligtasan. Ngayon, hindi na siya manlilimos itong si Bartimeo. Hindi na siya manlilimos, kundi siya na ang namimigay ng tulong sa mga nangangailangang makakita at maligtas. Siya'y kabahagi na ng karian ng langit. Isa na siyang anak ng Diyos. Isa na siyang tagatawag ng mga makasalanan na palapitin niya kay Jesus. Isa siya sa mga tupa ng Diyos na nakikinig ng tinig ng kanyang pastol at binibigyan siya ng buhay na walang hanggan. John 10:27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y aking binibigyan ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay ligtas na, tiyak magkakaroon ka ng bagong desire, bagong hangarin. Ayaw mo na ng kasalanan. Ayaw mo na ng kabulukan ng mundo. Nais mong sumunod kay Kristo. Nais mong lumago. Nais mong maging malaya sa lahat. Ang lumang pagnanasa mo, mawawala ka na ng gana dyan. Kamumuhin mo na yan. Siya na ang laman ng bagong puso mo at bagong espiritu. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, kumusta na ang iyong pangitain ngayon, yung iyong pananaw? Tumitingin ka pa ba sa mata ng sanlibutan na bulag sa espiritual? O tumitingin ka ngayon sa mata ng pananampalataya
na mulat sa espiritual. Anong tinitignan mo? Anong iniibig mo? Anong hinahangat mo? Nakikita mo na ba mga bagay ng Diyos? Kung babasahin natin ang John chapter 3 verse 3, sinasabi ron na dapat ang tao ay maipanganak muli sapagkat hindi niya makikita kailanman ang karya ng Diyos. Bulag siya. At ang sabi sa verse 5, dapat siyang maipanganak na muli sa Espiritu sa pamagitan ng tubig at Espiritu sapagkat hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Bakit po? Verse 6, sapagkat ang ipinanganak sa laman, laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya dapat maipanganak kang muli upang ikaw ay makakita at makapasok sa karian ng Diyos. Yun po ang kondisyon. Ang pagpasok po at pagkita ng karian ng Diyos, hindi po ito sa pamagitan ng pagsapi ng reliyon. Hindi rin sa pagsisikap, pagkukumahugmawa ng lahat ng mabubuting gawa. Sa pagtingnan niyo si Bartimeo, anong mabubuting gawa ang maaari niyang magawa para siya'y makinabang at siya'y magbigyan ng pabor ng Diyos? Wala. Pulubi nga siya. Wala siyang magawa. Umaasa lamang siya ng kabutihan ng kapwa-tao. Pero ngayon, dumating sa kanya ang kabutihan at awa ng Diyos, si Kristo. Kaya, kaibigan, kapatid, kung ikay namulat na sa katotohanan, yung mga kilala natin mga tao dyan sa iyong paligid, dali mo kay Jesus sapagkat sila'y bulag sa katotohanan ng espiritual. Ikaw, nakakakita na, akayin mo ang mga bulag tungo kay Jesus. Amen? Tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, napakaliwanag at na kahanga-hanga ang patutuo sa buhay ni Bartimeo. At sa mga taong bulag sa katotohanan at spiritual, may pag-asa. Sapagkat na kay Jesus lamang ang kasagutan at hindi sa tao. Kaya may pag-asa kami. Sapagkat ang tao wala pong magagawa. Anumang relihiyon, anumang ipag-uutos ng tao, hindi ito mumulat ng aming patay na kaluluwa, tanging si Jesus lamang. Kaya Lord, salamat po na sa buhay ni Bartimeo, nagkaroon po ng pag-asa ang lahat ng mga bulag sa espiritual upang sila'y makakita kay Kristo Jesus na kanilang tagapagligtas. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.